Book of Psalms, be still and know that I am God. Manahimik tayo sa kanyang harapan at makikilala natin na siya ang Diyos na tutulong sa atin, mga kapatid. December, ang aking inay na stroke. Halos di na nga mabilang. Pang-anin na yata, pang-pito. Na stroke ang aking inay. Mga ilan niya, mga 75. At ang mga kapatid ko, ako pang-anay, isang magkakapatid, worried. Nagpunta na sila sa Amor Solo, gusto nila makausap si Brother Mike, magka-pray over kay Brother Mike. At lumapit pa din doon sa mga kapatid natin, mga elders na nag-radio, kaya siguro iba nadinig sa radio. Worry yung aking mga kapatid, nag-iiyakan sila, ang aking ina, nakatali daw po, tinali po nila sa, tinali ng ospital sa kama. Hindi na po siya makapag, ang kanyang isip ay hindi na maintindihan. Hindi na nakakakilala ng tao. At ang aking ina, meron na pong mga katarata sa mata, hindi na po nakakakita. Gusto man namin mga kapatid namin pag ano yung mata niya dahil sa edad niya at sa kalagayan niyang high blood, hindi namin paggalaw yung mata. So mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, ako po totoo, mga kapatid ko, masakit sa kalooban ko dahil ako panganay sa pagkakapatid. Nandun yung hangarin sa ganong klase ng ina ko, eh maalagaan ko siya kahit sandali man lang. Pero wala akong magawa, limitado ko sapagkat ako'y nasa misyon. Mga kapatid, idinudulog ko lagi sa Panginoon. Sa misa po natin, idinudulog ko lagi sa Panginoong Diyos. Lalo na kapag ako'y nag-iisa doon sa aking silid, meron tayong isang maliit na altar doon. Doon ko yan inilalapit sa ating Panginoon. At naroon din mga kapatid ko, yung total resignation. Yun pong, Lord, may your will be done. Kung ako, Lord, tatanungin mo, gusto ko pang extend mo buhay niya, pagalingin mo siya, Panginoon. Pero kung ang kalooban mo'y iba sa kalooban namin, so be it. Amen. And praise the Lord, mga kapatid ko. Nakalabas ang aking ina, maayos na po siya. Hallelujah. At kung siya nakauwi sa bahay, hindi siya nagsasalita. No? Palapakan natin ang Panginoon. Hindi siya nagsasalita, mga kapatid ko. Pero ngayon, nakapagsasalita na siya, nakakausap ko na, mga kapatid. Sabi ko, nai, palakas kayo ha. At intay niyo, pag-uwi ko, gusto ko maalagaan kayo. Anak-anak, kailan ka ba uuwi? Nai. 2012 pa. Malapit na po. Amen, mga kapatid. Malapit na po. So, ang daming mga problemang dinadanas. Kung wala ang Panginoon, di ko alam. Amen. 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 Pero dahil may Diyos, yung bigat na nadadala ko, gumagaan. Bakit dalawa kaming nagdadala eh? Amen. Hindi ako nag-iisa. Amen. Kaya din, mga kapatid ko, amen, pinaharap ang problema. At kapag kami problema, hindi pinapakalandakan, hindi pinapamalita, nakalat na kalat sa buong barangay. Ibu ba? Pagdating sa pulong dito, nakakatawa ko. Kung may nakakalam, konti lang. Amen. Kasi minsan mahirap din yung makasabihin ng iba, nagpaparinig yan. Kaya sinyal ko ngayon, tapos na yung problema. So, na kami. Praise the Lord, na makapag-ibig. Amen. Amen. There is nothing that God cannot do. God is all-powerful God, so believe in Him. That God can do all things. Amen. Amen. Gano'n man kalaki ng aking problema, mas malaki dyan ang Diyos. Amen. There is no problem too big, God cannot solve it. Amen. Amen. Hallelujah. Tumayo po tayo, mga kapatid. Sa'yo, kapatid. Na katulad ko rin ay nakakalat tumala sa mabibigat na problema. God has a way, solution. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain to tall, there is no mountain to tall, He cannot move it. He cannot move it. Everybody sing.
brother than me. I know.